isang magandang araw ulit sa inyo mga katrupa. So nandito na naman po tayo ngayon sa Manila Bay para i-update ko po kayo kung anong nangyayari sa mga latest na kaganapan dito sa May Manila. So ngayon po is nandito po tayo sa Manila Bay at nakikita natin na ang laki na ng pagbabago. No? So ito mga katrupa, no? Noong unang vlog natin, walang ano yan, actually wala siyang buhangin. At ngayon, meron na siyang buhangin, no? So, kung napapansin natin is, ang laki na ng pagbabago. So, kung di lang talaga nagka-pandemya talaga, 100% siguro itong taon na to, tapos na to, eh. So, yan mga katrupa, unti-unti, kahit papaano, napapansin natin ang pagbabago ng Manila Bay. Katrupa, unti-unti nagbabago yung Manila Bay ngayon. Actually, araw-araw naman yung nililinis. Problem lang talaga, kung mapapansin natin, hindi siya nagkakaroon talaga ng halos. Hindi natin maiwasan kasi magkakadikit yan, no? So, yun yung bandang Cavite, Bataan, tapos most common ng mga kalag dito sa kamay nila ay lumalabas dito sa Manila. So, yan mga katrupa, kita natin yung bundok ng Bataan. So yung mga katrupa, no? Actually shifting pala sila dito. So kung mapapansin natin, dalawang shift sila, isa sa gabi tas isa sa pangumaga. So 24 hours round the clock ang ginagawa nilang paglilinis at pagbabago dito sa May Manila Bay. So ito yung pinaka headquarters nila. So kudos sa inyo DPWH, sa mga staff na mga ano, sir. So yan, nandito tayo. Actually yan, kumuha ng kalat dyan tapos nilalagay nila doon. So dito pa rin tayo sa May Mandang Manila Bay para i-update ko po kayo sa pagbabago ng ating lungsod ng Maynila o yung Manila Bay. So halika, update pa rin kita, pupunta tayo sa kalagitnaan ng dagat. So yung mga katrupa, no, kung mapapansin natin, ito yung mga kalat na nakikita natin sa dagat o yung mga tinapon sa dagat. So yun, no, makikita mo napakadami. Especially marami talaga, ano, yung mga used na plastic, meron ding kahoy, na mga iba-iba, actually iba-iba talaga. So actually mga katrupa, sa pagbabago at sa pag-iis ng Manila Bay, naway sana tulungan din natin ang gobyerno. Hindi lang dapat natin iasa sa kanila sapagkat nasa sarili nating pa-disiplina kung paano mababago ang ating bansa. Actually mga katrupa, nag-Dubai po ako. Kung pupunta ka sa Dubai talaga, may mga certain rules sila doon. Bawal sila magkalat. Pagdating naman sa kalinisan, talagang karamihan talaga is malinis din talaga. Tapos may mga basurahan talaga. May segregation din po ng basura. At especially sumusunod po talaga sila sa protocol ng gobyerno. So ito mga katrupa, nandito pa rin tayo sa May Bandang Manila Bay. So yun mga katrupa, no? So napapansin natin may lumulutang na kulay pula dyan. So actually styro po yan, no? So yan po ay nagsisilbing harang para hindi pumunta yung mga kalat dito sa may mga bangbang. So actually mga katrupa, no, tag-ulan na kasi ngayon. Ang napansin ko lang din talaga is dumadami rin yung mga kalat dito sa Manila Bay. So naway
tulungan din natin ang government para maprevento. Disipline na talaga ang kailangan. Actually, ang mga kalat na to, yan o, kung napapansin mo yan. Galing din yan sa ibang nasyon din kasi. Lumulutang-lutang yan, tapos pupunta dito sa gilid ng Manila. So, sana magkaroon tayo ng ano, no? Magkaroon tayo ng mandato na every week, no? Na maglinis dito sa ano, yung mga natin. Actually, isa rin po ako sa volunteer minsan kapag sinabi ng government na maglinis dito sa Manila. Pupunta po talaga. So, yung mga katrupa, may maikita tayo mga kahoy, plastic bottles, especially yan. Tapos, may mga styro, may mga kahoy, yan. May mga lumulutang-lutang pa na yung iba. So, ito mga katrupa, no, laking tulong din tong harang na to para at least hindi siya pupunta dun sa ginagawang, actually may buhangin na nga siya eh. Yung parang ginagawang beach dito sa may ano. Hindi natin alam kung anong plano ng DNR at PPWS dyan at ang ating lokal na gobyerno. Kung ano yan, kung local tourism, kung ano man, kung may mga kainan man o mga anything. So fresh yan para sa atin. So actually mga katrupa, the problem lang talaga kasi is talagang sobrang daming gas. Walang problema sa government kasi araw-araw itong nililinis. Umaga, every morning ng ano, Monday to Saturday talagang nililinis. So kung mapapansin natin, talagang napakadami talagang kalat. Ngayon ha, sa ngayon. Pero bukas yan, automatic yan. Mawala yun. At saka ano ngayon eh, tag-ulan talaga. So kapag tag-ulan, lahat ng mga basura galing iba-ibang nasyon o iba-ibang lugar ng kamay nila, especially sa Cavite, sa Mataan, pupunta dito yan. Tapos yung lumalabas doon sa may Pasig River, pupunta rin dito yan. So ito mga katrupa, ang update dito sa may Manila Bay. At yan po. So yung mga katrupa, nandito tayo sa may bike lane. Actually, mag-aalas 6 na po ng gabi. Ang napansin ko lang po dito sa may kaliwang bahagi natin, kumpleto na po yung dati kong binag na solar studs. Ayan o, nakakatawa o. Oo, di ba? So yan ay isang proyekto rin ng ating abuting mayor na si Isko Moreno. So yan to mga katropa, naglalakad-lakad tayo sa bandang Manila Bay. Nasa may gilid po tayo ng Manila Yacht Club. So actually nakikita natin itong sewerage treatment plant ng Kamaynilaan. So actually ito po yung mga nagsasala ng tubig galing sa may ester at kanal ng Kamaynilaan. So ito po ay kamakailan lang nagbukas at ito po ay isang proyekto ng ating gobyerno, especially ng MMDA at ng DIL, no, na pinangunahan ni Secretary Roy andar ng haring araw. So parang ito, katulad ito sa solar studs. So ito mga tropa, lakad pa rin tayo, no? So yung mga katrupa, still hanggang ngayon, gumagawa pa rin talaga sila kahit actually mag-alas 7 na po ng gabi. So still ongoing pa rin sila. So ito mga katrupa, no? Katrupa, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay ng aking vlog. Special mention po sa aking chay sa Amerika na si San Anita Pineda. Hello po.
Idol Richard TV. May comfort vlog. Maraming salamat. Nakita kita kanina. Alcohol, hand washing, kumain ng mga masustansyang pagkain, at ang pinakamahalaga talaga is yung physical distancing kapag lalabas ka, at ang pinakamahalaga sa lahat ay yung magdasal. So muli mga katrupa, maraming maraming salamat po. Asenso Manileño, Asenso Pilipinas, Manila, Pilipinas, God first.